So every single time that he opens his mouth to talk, the noise comes through. And then when he stops talking, it goes away. And that's a noise gate. So it gives that effect of the whoosh, 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 because it's not consistent because they're trying to cut some of that noise out. Great day to play. Great day to play. Oh, parang ano yun, no? Hindi ako nagtataka kung bakit naging parang intertwined yung grupo natin. Because we're kind of beating the same heartbeat. It's the same heartbeat to inspire the nation to dream again, to inspire kids na mangarap muli at magpunyagi sa mga ginagawa. Ang lalim ng punyagi. Punyagi, diba? Magpursigi. Nasa Bulacan ka kasi. Dito ako excited pagkwentuhan kasi marami siguro. Somebody said real quick, it's true, Pablo doesn't want to be called the leader. He cringes. Do you know what makes a great leader, though? That's the type of person that makes a great leader. They don't want to be called the leader. They're not doing it for the fame. They're not doing it for, to be called out. They're not doing it because they want any kind of attribution attached to it. They do it because it's just in them. It's just kind of innately who they are, if that makes sense. And I think that's what makes him a good leader, you know. Sa mga nakakilala sa inyo, nakilala kayo na famous na kayo, like you're on top. Ako especially nung na-encounter ko kayo, you went up. Kasi gala go up. So up, nasa up na kayo. Go up. Galing na mga banat mo. Nakilala ko kayo. Nandun na kayo sa up. Pero, hindi alam ng lahat yung prosesong pinagdaanan nyo. And that's something that I'd like to talk about. Ano ba yung mga backstory nyo? This is what I'm here for, guys. SB19. This is what I'm here for. Ano yung na-experience nyo bago kayo naka-go up? Ganun. So, let's start with Ken. Ayan, si Ken. Parang Ken. Nag-stop ako ng study that time. Napag-stop ako ng study. Nagpaalam ako sa parents ko na sabi ko, magpapahinga muna ako. Ganun. Tapos next year na lang ako babalik ng aral. And dumating itong opportunity na minessage nga ako ni Josh na gusto mo ba, i-recommend kita na mag-audition sa namin. Tapos ako naman, curious ako, ano ba itong sinasabi ni Josh na parang may group nga daw, ganun. Tapos ayun, natanggap ako sa naging virtual audition ko. Nag-send ako ng video sa kanila. Sinat ulit ako, sabi nila, parang okay lang ba sa'yo na pumunta dito? Pero yung problema ko talaga no, kasi wala akong kapera-pera talaga. Wala akong kapera-pera, so doon ako nagpaalam sa lola ko. Sabi ko sa lola, "Lola, baka hindi na ako tutuloy mag-study muna." Sabi niya, "Bakit?" Sabi ko, "Kasi nag-audition ako tapos natanggap ako sa isang company." Sabi niya, "Seryoso ba yan? Baka scam daw, ganun, scam." Sabi ko, "Kung scam, edi, if it's a scam, I'll come back home." Ulit. Sabi ko, "Ganun." Scam na. Sabi ko, uwi ako ulit. Tapos, sabi niya, wala kaming pera. Sabi niya, ganun. Sabi ko, utang ka muna kay tita. Sabi ko, utang ka muna. Yung lola ko lang talaga yung ano. Kasi hindi ko pinaalam sa lahat. Kasi, siyempre, gurado, hindi papayag, di ba? Pero, nung time na yon, yung umano ng plane ticket ko, si Josh. Si Josh talaga yung umano ng plane ticket. Grabe si Josh. Yung dala kong pocket money ko, 1.5. 1.5 lang yung dala kong pocket money. So, ako, no, personally, namang problema pa ako kung paano. Tapos, nakarating ako dito, sabi ko, paano ba bumiyahe, papuntang ano, nung studio na yon. So, nag-taxi ako, tapos yung nabayad ko ato, magkano ba yung 600? So, 900 na lang. So, grabe yung pinagdaanan ko. Tapos buti na lang may tita naman ako dito na taga Manila talaga. Nandito siya nakatira, so sa kanila muna ako nakikitulan. Pero nakakahiya. Sobrang nakakahiya kasi parang inisip ko dapat di ako maging pabigat sa kanila. So ako gumigising ako ng 5 a.m. na magluluto, maghuhugas ng plato, maglilinis na ako. Para at least pagising nila may kakainin na sila para hindi naman sila bad trip, di ba, sa akin. Mahirap na kasi palayasin ka pa. Tapos, nakikitira ka pa, nakikicharge ka pa, nakikiwifi ka pa, wala kang binabayad sa kanila. Kasi hayag talaga ako nakahiga sa tahig. Hindi naman ako sanay talaga na matulog sa foam na higaan. Kasi lumaki akong bukid, taga-bukid talaga ako. So, ano ako sa banig? Alam niyo yung banig? Yeah, banig.
simple na pamumuhay lang. Halos kasi yung family namin marunong talaga tumugtog ng instrument ganun. So nakuha ko talaga sa kanila. So ayun, isip ko why not, 'di ba? Sumugal ako na audition nga ganito. Kahit sabi ng lola ko scam daw, sabi ko let's try na mag-audition. It's so freaking incredible. It's so incredible. Like, and I know that he's not the only one in these stories. These stories are gonna, like, especially like they're adding the music. And I saw somebody else say in the background music is making him emotional. Like, guys, I love an underdog. I love an underdog. I was an underdog, and man, like, yeah, they're so unbelievably relatable. Like, they're so unbelievably for me, and I think for a lot of people, you know, because it's not the story of you had to have all kinds of money or you had to have somebody putting you through all this training or pay for expensive classes. Like, it's just about hard work, dedication, and, you know, just being willing to take the leap. And like, that's so amazing. It's so freaking amazing, guys. Tingnan natin kung matanggap ako. Tapos natanggap ako, masaya naman sila sa resulta, ganun. Do, sobrang daming struggle, sobrang daming hadlang, sobrang daming ayaw. Ayun. Naabot ko to. And sobrang nakatawa kasi ano, I'm happy na I'm with these guys. I'm this ano, great individuals na kasama ko ngayon, and sobrang laki ng pinagbago ko. Nagbago ba talaga ako? Pero sobrang laki ng pinagbago. Parang dito ko natutunan na tanggapin yung mas kilalanin yung sarili ko, tanggapin yung sarili ko. Because of them. Siguro si Pablo, siya yung parang nagsasabi sa akin na ano to, ganyan, maging proud. For example, sa boses ko talaga, kasi di ko talaga, I really hate my voice kasi sobrang lalim, kasi hindi ako makaabot ng mga matataas na range. So siya yung nag-ano sa akin na hindi naman kailangan na mataas. Yung kailangan mo dyan skill, tapos yung kung paano mo execute or paano mo kantahin talaga, yung style na sarili mong style. So sobrang na-inspired ako na gano'n na... I've seen this, I've heard this story before about him not liking his voice and a low voice. And I think that that's kind of portrayed due to a lot of times in pop music, right? Like, we always go for like that high vocalist. It's just kind of like the go-to. And so a lot of times people don't even bother, like these groups that get put together, whether, you know, it's here in the States or K-pop or J-pop, like whatever, like a lot of times they try to find these really high singers. And I think that sometimes it's just because they don't know what to do with people with low voices. Because once you add that in, again, what makes their harmony so amazing, what makes some of their songs so cool, is because there's this diversity that you don't just have one or two styles of songs. You can do so many different things. And especially with a group that's bigger, like, it's one thing if you're a solo artist, it can be more difficult with just a low range. You know, there's exceptions to that, like in country music and some bass singers and stuff. But a lot of times, you know, when you have these larger groups where there's this diversity anyway, you can do so much more with it. And like, I think about this, I think about like Stray Kids and Felix, and like how cool it makes those songs because they have something that nobody else has. And it's a lot of times because they're willing to take the risk and find a way to make that voice work in the songs of them, if that makes sense. And it's sad that he felt that way, but it is, I think the reason he feels is that way is because that is something that the music industry in general has kind of planted in us, that like high voices are what people want. And as an artist, you need to be able to have like this really, really wide range. And it's only if you like, your voice is just a tool, right? It's no different than any tool in a toolbox. If I need to put a nail in a wall, I need a hammer. If I take out a screwdriver to put that nail into the wall and I'm tapping, I might be able to get it in the wall eventually, but it's going to take a lot longer, right? Same thing. I'm not going to put in a screw with a tape measure, right? Your voice is just a tool, and it's how you use the tool that matters. And oftentimes I think that the reason people shy away from it is just because they don't really understand how to use the tool, not because it's not the right tool for the job. It's just because they don't know how to use it, and so then they pick up something else because it's what they're familiar with. And it's just, I don't know, it's crazy to hear him say like, oh, I was really embarrassed by my voice. And I've heard this before, that because it had so much complex hashtag sewer pop, guys. They wouldn't have sewer pop without Ken. Yun nga, mas maging proud sa kung meron. Grabe yung laban ni Ken, yung sa pag-abot ng pangarap mo, hindi lang siya, yes, a matter of sisikat ba kami. Mm-hmm. Pero siya yung ultimo, saan ako titira, saan ako kukuha ng lahat, pangkain. Uh-huh. Diba yung... Even yung basic needs. Uh-huh. Actually, yung time na yon,
hindi ako nagsabi na pupunta ako sa kanila, bigla lang ako tumatok. Surprise. Surprise siya, sabi niya, "Uy, ba't nandito ka?" Sabi ko, "Ato, pinento ko sa kanila." Diba kasi pag nagpaalam ako dito, pupunta ako dyan. Pwede bumunta ako dyan. No choice na. Galing. Dapat surprise. Pag-ganda ka na. Hi, tita, nandito na po ako. May kaning lamig po ba tayo? Sa labas na patutulog. Bibisitahin natin sila. Ganun na lang. Katok na lang. Katok na lang tayo. Tapos ano yung mga pwede natin iinit na ulam. Ako sobrang nahiya ako eh. Kasi pag nakikitulog ako kay Kuya Carl, ako pa yung umubos ng pagkain. Si Ken siya yung nagluluto. Ako yung... Pero ako yung umubos ng pagkain. Wala, pero sure nakaka ano, ito yung kwento ng Juan na sobrang from Bukid sa Zamboanga ba, Ken, tama ba? Yes, Zamboanga. From Bukid sa Zamboanga. Yung lugar namin wala talagang signal. Didn't have cell signal. Wala signal, wala phone, di uso, wala akong phone doon. Yun, no? So simpleng Juan na nangarap tapos nung nagkaroon ng opportunity. Hold on, what would that say? Madali, pero Juan na nangarap. Wala signal, wala phone, di uso, wala akong phone doon. Yo, no, so simpleng who. Okay, term for a okay, a Juan is a term for a common Filipino. Is that why they're called the Juans? Are they like the common people? Is that why they're called that? Juan na nangarap. Tapos nung nagkaroon ng opportunity, hindi madali pero pinursue, pinaglaban. At ngayon nandito na. And si Ken yung isang example na kung kaya ni Ken, ikaw pa kaya kung lalo na kung nandito tiga Metro Manila ka or nandito ka lang sa paligid tapos nawawalan ka ng pag-asa. Take Ken's life for example. Grabe, sobrang inspiring. Oo. So doon naman tayo kay Joshua, Josh. Yung yeah. Nag-ano, Josh. Si yes. Josh yung yes. Ano, yung recruiter. Yung nagpahiram ng recruiter, Josh. Yung nagpahiram ng ano, plane ticket. Well, ako anong part ba ang ikwento ko? Kasi marami na naman ako na ikwento. Siyempre, siguro sa akin kasi, itong opportunity na to, yung, parang, alam mo yun, sa performing, ito na yung pinakamalaking sugal ko sa buhay. Kasi, bukod sa hindi ako magaling talaga dito, parang, ang pinangahawakan ko lang yung pangarap ko, ganun. Tapos, yun nga, stamp music. Para sa akin talaga, ano eh, naging pangit talaga yung karanasan ko growing up, at kahit nung lumaki na ako na parang tumanda na ako, hindi pa rin smooth sailing. As in, talagang feeling ko dati, malas ba talaga ako? Ganun. So, hindi ko masabing ginhawa talaga siya kasi nandun lahat pa rin yung hirap. Parang everyday, maghahanap ka pa rin ako sa ano yung kakainin mo. Nung during trainee days kasi, ano eh, yung buhay ko, nakikihingi lang ako ng baon. So, pag walang si Sejun, pag may baon siya, nakikiburaot lang ako. As in, ganun-ganun ako. Ano lang, wala, parang, kung wala silang pagkain, hindi kakain, ganun. Kung wala kang mahihinga na kahit ano sa ibang tao, magtitiis. Tapos, maglalakad ka kung wala kang pamasahe. So, ganun lang siya. Ganun lang yung, ano ko, routine ko na, parang, sabi nga nila, kung wala kang kumot na mahaba, mamaluktot, parang gano'n. So, hindi, wala akong choice. Kumbaga, marami akong responsibilities. Marami akong responsibility sa buhay. Marami akong kailangan talagang in reality na gampanan. Pero, ayun, itinataguyod ko pa rin yung pinangahawakan ko na gusto ko ito pa rin yung pangarap na ito. Kahit parang medyo malabo siyang marating, gano'n. Kasi sobrang labo talaga before. Parang, alam mo yon, marami talagang pagdadaanan bago makarating dito. And thankfully, ayun nga, naging part ako ng SB19 na isa ako sa mga parang kahit papaano naging matatag, tumibay yung loob, ganyan, na maging parte ng grupo na ito. At ayun, feeling ko naman worth it lahat ng ano, paghihirap. Ayun nga, from being born up until siguro until the age of 25, ganyan, dun lang nag-start eh, parang ganun eh. Dun lang ako nag-start na medyo mawala yung feeling ko na malas talaga ako. Kasi dun lang ako nakakita ng liwanag. Lang talaga ako nakakita ng liwanag. Ganun. And maybe yung feeling na malas ba ako is actually the same reason why you kept fighting hard for what you really wanted. Josh, tanong lang. Such an amazing story. When you started performing
to the time na masasabi mo na successful na kami sa ginagawa namin, how many years ang inantay mo bago ka nakatikim ng success? Matagal eh. Kasi nakilala ko sila Stel before yung grupo nila sa yon. Talaga sila yung ina-idolize ko. Sila yung parang kung gusto kong maging magaling, kailangan sila yung standard ko. So, nung naging kagrupo na nila ako, tuwa ako, tapos tinrain nga nila ako sumayaw, then nananalo na kami ng competitions, doon ko nararamdaman na, wow, may ganito pala, may parang, may pwede palang ma-achieve kahit wala kang, kahit feeling mo wala kang kwenta talaga. Yung feeling mo yung buhay mo, wala namang purpose, pero doon sa mga na-achieve namin, syempre yung mga pinaranas sa akin din nung mga competitions, ganyan. Yun yung parang naranasan ko na nagkaroon ako ng purpose in life. Ganun. Na ito din siguro, parang gusto ko na rin to pa rin to. Gusto kong mag-excel pa sa bagay na to. Pero after ano mo yun, back to reality, normal person ka pa rin. So wala. Hindi ka naman umaman dahil nanalo ka. Hindi ka naman nagkaroon ng career talaga dahil nanalo ka, diba? So gusto ko pa mag-excel sa performing. Tapos ito na, yung napasama na nga ako sa grupo na ito, sa nakilala ko sila, may mga tao din pala na parang pareho ng pangarap mo, pareho ng visions mo, na gusto rin. Yung parang same interest din sa about sa field na to. Makampi mo. Si Pablo na parang, alam mo yon, very ano rin siya talaga eh. Focus sa gusto niyang marating din. Saka si Stel eh. Si Pablo tsaka si Stel talaga yung parang kinakapitan ko ng mga time na yun. Kasi wala pa si Justin tsaka si Ken. Parang kinakapitan. It's so cool. So, a couple things come to mind. One, were they the only ones, because they were talking about that not everybody was there at the time, but were they the only trainees for SB19, or were there other members, other people that tried out that like were part of their training process? I'm curious of that. But what makes it very, very interesting to me is the talk about like kind of finding like comrades or allies, as he called them, because like I kind of felt like that with when Lucas and I met. I mean, we had talked about for a long time, and I think that Lucas was really, really skeptical. I know that Lucas was really, really skeptical when I first reached out to him, because he had gone down the path with a lot of other people before to partner up on different music projects and do different things, and they never panned out. Like they'd never worked out a lot of times due to the fact that like people, you know, there's a lot of people around, and especially around this area. Like we don't live in an LA, we don't live in a Nashville, we don't live in a place where like there's so much competition and talent and everybody's just driven to succeed. We live in a place where there's not a lot of that, not a lot of opportunity, especially for performers, singers, actors, whatever. There's not a lot of opportunities around here. So people don't tend to have that same kind of self-motivation to continue through the tough times, to put in the really, really hard work for extended periods of time, because that's what you have to do if you want to make it. Like the industry in itself is so hard to break into. And I think what, you know, a lot of what Lucas has found was that a lot of those people that he'd get into partnerships with or like try to do stuff with, they didn't have the same motivation that he did. And so those projects didn't ever end up panning out, because you put energy into it, you spend